golf cart po natin na 4 to 5 seaters na merong motor na 1,200 din ang controller, naka 6045 na battery at merong 500 kilogram na capacity. Wow! Grabe! Yes. Talagang in-improve yung specs nito, sir, no? Yes po. Talagang pinalakas, talagang pinabigat ang pwedeng sumakay. Yes, ginawang powerful itong unit na to, no? Ito yung best-seller nyong e-trike. Bakit naging, ano sir? Pinakamaganda. Best-seller dahil siya ang pinakamagandang e-trike na makikita nyo dito sa Kelins, yes, guys. Tingnan nyo pa naman yung forma kasi. Ito yung e-trike na tamang-tama sa mga client natin or sa mga consumer natin na limited ang parking space. Pinaka maganda, pinaka malakas ngayon, no? So, pinaka in demand lalo po sa mga kananayan, sa mga lola natin na ayaw mag three wheels na natatakot. So, ito po yung the best po para sa inyo. Tama ba 'yung naririnig ko? Ang tawag nyo dito sa unit na to is transformer. Transformer po. Transformer. Bakit nga ba transformer ang tawag sa unit na to, sir? Yun po, yung sa mukha niya, no, parang nakahango po siya sa transformer na palabas. Ayun! Bukod po sa cashback ni Kilin, meron pa tayong freebies na cover, rice cooker po, or aqua blast tumbler. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Tireless vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo sa Tondo, Manila, upang muling bisitahin ang isa sa may pinakamurang magbenta at quality na mga e-bike dito. Ito ang Kelins e-bikes. Guys, kung makikita nyo sa likod natin, yun o, pangmalakas ang e-bike agad ang natatanaw nyo dito sa ating kanang bahagi. Kaya naman, kung interesado kayong malaman, tutukan nyo lang tong video na to, panoorin nyo lang hanggang dulo, dahil hindi lang yan yung mga maipapakita at makikita nyo rito, dahil papakita pa namin sa inyo kung ano-ano yung mga freebies, kung magkano yung presyuhan, at syempre, malalaman nyo rin kung ano yung mga bago at kung ano-ano yung mga specs ng bawat e-bike dito sa Kelins e-bikes. Kaya naman, bago tayo magsimula, baka pwede nyo munang i-like tong video natin. Syempre, share nyo na rin. Tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section dahil yung ginagawa nyo pagla-like at pag-share ng bawat video na ina-upload natin. Napakalaking bagay na yan, ha? Napakalaking tulong na yan dito sa ating YouTube channel, maging dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, guys, ano pang iniintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Syempre, like and follow nyo na rin itong ating Facebook page para lagi kayong updated kapag ka meron tayong mga bagong video na ilalabas pa katulad nito. So tara na guys, simulan na natin to dahil excited na akong ipaalam sa inyo kung ano-ano yung mga good news dito sa Kelins e-bikes ngayon. Diyan lang kayo, tutok lang kayo, samahan nyo ako today. Let's okay, go! Guys, ito at kasama na natin ang owner ng Kelins e-bike. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang napakagwapo, napakamatyong si Sir Kelby! Magandang umaga, magandang hapon po sa lahat, lalo po sa subscribers and viewers po ni Sir Fred, ni Sir Tireless. Oh, salamat po muli sa pagbisita, Sir Fred, no, sa ating munting shop, at expert po natin yung malaman ng ating shop ngayong araw po. Iyon, sir, baka pwede muna nating anyayahan yung ating mga manonood, yes, na muling bumisita dito sa inyong shop. Yes po, makikita po natin si Kelin Bikes and E-Bikes sa Tondo, Manila. Ways lang po natin, Kelin Bikes. Then, matatagpuan po tayo sa address na 2618 Jose Abad Santos, Tondo, Manila. Tawid lang po tayo ng ospital ng Tondo para po mas madali. Yun. Okay, sir, tuwing kailan? Tuwing anong oras pa tayo open dito? Yun po, Monday to Sunday po, open po tayo from 8:30 a.m. to 7 p.m. Monday to Friday po yan. Then 8 a.m. po to 5 p.m. po sa Saturday and Sunday. Yan. Sir, ano nga ba yung mga bago natin dito? Meron ba tayong mga naka-sale, naka-promo, yun ganyan? Po. Tama-tama ngayon pong ver months, no? So marami pong inihanda na maganda at malaking mga freebies ang Kelin Bikes and E-Bikes. Yan. So abangan nyo yan guys, ha? Yung mga binabanggit sa atin ni Sir Kelby na yan para makita nyo at malaman nyo kung ano-ano yung mga bago at kung ano-ano yung mga nakasale, especially kung magkano ang presyuhan dito ngayon sa Kelins e-bikes. Guys, so sir, baka pwede mo munang pakibanggit sa kanila yung contact number na pwede nilang tawagan para kung sakaling may mga magugustuhan sila,
madali nilang makontakt ang inyong shop. Yan po sa 0907-223-1883. Yan po. Yan po kami madali makakontakt. Okay. So guys, samahan nyo kami ni Sir Kelvin para malaman nyo kung ano-ano yung mga bago at kung ano yung update natin dito sa Kelins e-bike shop. Yan lang kayo guys. Samahan nyo kami. Okay sir, simulan na natin sa napakagandang unit na nasa tabi mo. Yes po. Ito po si HS1 e-trike na Kelin po. So sa mga naghahanap ng mga affordable na e-trike, no, isa si HS1 sa pwede natin i-consider. No? Bakit po? Dahil sa quality niya, then sa looks niya, at the same time yung capacity niya ay malaki-laki na rin po. Aba, guys, narinig nyo ah. Affordable yes, na e-trike, itong unang ipinakita natin. Yes po. Oh, sir, baka pwede muna nating pakibanggit sa kanila yung specs nitong unit na to. Yes po, ito pong si HS1 e-trike natin, naka 650 na motor, 650 na controller. The same time, yung kanya pong battery ay in-upgrade na po natin. Mostly kasi sa mga ganito pong unit ay 4820 lang po yung nakalagay. Pero kay Kelin e-bikes, hindi tayo papayag na ganun lang. Yes. So doon, upgrade na kagad natin yung battery from 4820 to 6023 na battery po. Okay sir, speaking of battery, yes, gaano kalayo na po ba ang pwede niyang marating sa isang full charge? Yung ganito po natin na unit ay pwede po siyang umabot ng 30 to 45 kilometers. Uy, grabe, ganun na pala kalayo ang pwede marating po ng unit na yan. Gaano naman po kabigat ang pwedeng sumakay or yes, isakay sa unit na to? Yung ganito pong unit natin, kaya po yung 250 kilogram. Uy, 250 yes, kilos, guys. O, teka, bago natin banggitin pa o yung ibang detalye nitong unit na to, papakita ko muna sa inyo kung ano-ano yung mga naka-install dito. Dito sa kanyang bubong, may naka-install na siyang crown light, sir. Ito po, Sir Fred, by request siya, no? Nung ating customer kasi gusto po niya merong crown light. So dito, nag-plus lang po. Kumbaga, may additional lang. Ayun. So ito palang crown light na to, sir. Optional. Yes po. Pwedeng gusto ng customer, pwede rin namang hindi. Apo. Meron po kasing customer na ibang ilaw po yung gusto. Okay. So, for example, ito total nakakabit na rin naman. Apo. May tanong na rin natin, sir, magkano ba ang presyo kung magpapagabit sila ng crown light? Yun po, pwede pong ibawas na lang natin to sa Gcash cashback natin. So parang malilibre siya. So yung 44,000, yun pa rin siya. Pero yung Gcash cashback po, aalisin na po natin. Oh, yun. Baka nagtataka kayo guys, para saan ba yung Gcash cashback na yun? Kasi dito sa Kelins yes, guys, kapag binili mo tong unit na to, ng cash ba or kahit na ano? Cash or installment. Okay, so cash man yan or installment. Yes, kapag nag-avail kayo ng unit dito, kahit anong unit ba yun sir? Yes. Sa mga Luda brand po, 3 wheels, 4 wheels. Yun. Kapag nag-avail kayo ng katulad ng brand na binanggit sa atin ni Sir Kelvin, automatic yan. Meron kayong GCash cashback na 1,000 pesos. Yes, kung sakali, ayaw nyo nang tanggapin yung 1,000 pesos na gustong isoli sa inyo ng Kelins, pwede kayong magpa-install ng crown light. Katulad na rin ng ginawa ng ating customer yes, dito, sir. Yes, okay, guys, ayan, optional yan. Kung gusto nyo, pirahin nyo. Kung gusto nyo gawin yung accessories, pwede. Yes, no? Pwede po. So kung mapapansin nyo, dito sa labas, dito sa unahan, may basket na tayo. Ang sukat ng ating gulong, sir, size 10 na. Size 10 na po. Size 10. Tubeless. Aluminum mag, sir, no? Ito po, metal po. Metal. Pero mukha na rin siyang alloy, guys, kung yes, titignan nyo. Eh, oh. Kung hindi mo tatanong, parang mapagkakamalan mong alloy. Katulad nga ng nangyari sa akin, nakala ko alloy. Yung pala, steel. At ang maganda rito, yung kanyang braking system, guys, is disc brake na. See? So, ibig sabihin na yun, napakalakas at upgraded na yung kanyang braking system. Siyempre, hindi mawawala dyan yung ating side mirror, mini fan, yes, and trapal. So, meaning, kahit umulan, umaraw, pwedeng-pwede natin gamitin itong unit na to, no? Yes, safe na safe yung ating mga yung mga customer natin o yung mga mag-a-avail ng unit na to dahil may trapal. Meron na rin siyang automatic wiper. Pero, kaya umulan nga at umaraw, laban. To, tingnan nyo, may mini fan. Ito yung ating baso ng disc brake, sir, no? Yes po. Tsaka itong unit na to, naka digital panel gauge na. At isasample sa atin ni Sir Kelvin. Ayan, kita nyo yan, guys. High-tech na siya, digital panel. Diyan nyo makikita yung battery level, speed, odometer, lahat ng mga function. Diyan nyo makikita. Siyempre, bukod dito sa ating mga brake lever, meron din tayong foot brake. And then, siyempre, yung ating driver seat at yung passenger seat. Oh, speaking of seat, sir, etong unit na to, sir, ilang tao po ba ang pwedeng sumakay dito?
Ito po, ang capacity niya po ay 3-seaters po. 3-seaters. Yes. Oh, guys, depende pa rin sir, no? Sa sukat ng sasakay. Yes po. Kung may mga bata, maaaring madagdagan yung bilang yes, ng sasakay. So, ito guys, mapapansin nyo, kung nakita nyo yung basket niya sa unahan, meron pa siyang extra dito sa ilalim ng kanyang passenger seat na itutumba po yan, na i-convert into cargo. Diba sir, tama? Yes po, tama. Oo, yan guys ha. Itong, kung gano'ng kalaki itong passenger seat niya, pag itinumba natin yan, ganun din po kalaki yung sukat ng ating cargo. And hindi lang yan yung ating storage dito, dahil maging dito sa likod, meron pa tayong additional na basket para naman mas marami silang pwedeng mailagay, sir, no? Sa unit na to. Marami po kasing customer gusto, maraming basket. Yun. So, kumbaga so, itong unit na to, huwag nilang ismulin dahil yes, small but terrible din, eh, no? Maraming pwedeng iload, marami din pwedeng isakay. Talagang murang pampamilya ang may tatawag mo sa unit na to. Yes, sir, pa. Kanina pa ako na iintriga sa mga nandito nakapatong. Ano ba yung mga yan? So ito po, bukod po sa cashback ni Kilin, na meron pa tayong freebies na cover, yung car cover po. Wow. So marami sa ating customer po kasi, Sir Fred, walang bubong sa mga parkingan, naulanan, nainitan yung kanilang mga unit. So isa po sa naisip ni Kilin na paraan para mag-glass yung kanilang mga unit. So, libre po ito kay Kilin, sadyang pinsadya po natin para po sa inyo. Then, meron din po tayong another na freebies na giveaway, yung rice cooker po or aqua blast tumbler. Pipili po kayo sa dalawang yan, pero yung cover po automatic kasama po. Grabe, no? So, hindi lang isa, kundi dalawa ang inyong freebies. Bukod pa dito sa mga freebies na naka-install na talaga sa unit nyo. Tama yung nabasa natin eh. Dito talaga sa Kilins, may nag-comment kasi sir, nabasa ko. Dito sa Kilins talaga, the best. Kasi sa iba raw, ito na yung mga previs. Eh, kasama na raw talaga yan sa mga unit. Eh, sa inyo talaga, nagpo-provide talaga kayo ng sarili nyong previs. Kagaya nga nitong yung mismong cover ng unit. Tsaka bumibili pa kayo ng Aqua Plus, yes, no? Yes po. Tsaka isa pa sa iahabol natin, Sir Fred, yung tools natin. No? So, in-order lang natin siya from China para medyo makamura kami, pero bibigay lang po natin yon sa ating mga magiging customer. So bukod pa yung cover, tsaka yung itong mga freebies na yes to. Meron bali, pa tayong tools po. Magiging tatlo, sir. Yes pa. Wow, magiging tatlo yung freebies nyo. So abang-abang lang. Yes, baka mamaya pag napanood nyo tong video na to, meron na. Yes pa. So ulitin lang natin yung presyo, sir. Itong so, unit. Dito po, kay HS1, ma-avail natin siya sa SRP niya, sa installment price, which is 52,000 lang. Then, babaan pa natin kung gusto po natin mag-cash, no? So, sa halagang 44,000, mauwi nyo na po si HS1. Grabe! Ganun lang kababa ang presyo na itong yes, unit na to. Ang dami nyo pang pwedeng iuwing previs. Yan nga, yung mga pinakita natin dito. So, bukod dito sa mga ganitong kulay, sir, yan, yung pinakita natin. May mga kulay pa pa silang pwedeng pagpigilan? Apo, tatlong kulay po si HS1. Ito po yung Galaxy Blue natin. Meron tayong Purple Gray, tsaka Silver Blue, no? So, tatlong choices po siya. Tsaka maganda rito, Sir Fred, pwede tayong mag-free delivery. Uy. Once na kayang i-drive po yung unit, alimbawa, nasa Manila tayo, kung si customer nasa Bulacan, Cavite, Rizal, kung kaya po, kung aabot po si HS1 na i-drive, so mapi-free po ang delivery. Grabe naman yun, sir. Talagang pinapabilib po na ako, ha. Yes po. Tsaka simula mag-deliver to, po natin, Sir Fred, yung atin pong technician. The same time, siya na po yung magde-demo ng inyong unit. At dun po, pwede na rin po kayo magbayad dahil naka-COD po. Yun. Teka, sir. Bago natin ipakita yung susunod nating unit, nabanggit mo na lang din, ano, yes, yung pa. Technician. Teka, may mga nagtatanong, may mga nagko-comment, paano nga ba ang ating warranty kung sakaling kukuha sila ng unit sa inyo? Yan po, doon po, nakafocus ngayon si Kilin sa after sales natin kasi ayaw po natin na si customer ay maantala, maabala, especially sa medyo mas malalayo nating client, no? So doon po nagdagdag talaga tayo ng mga technician para po pagkatawag pa lang ngayon, pwede na pumuntahan ngayong araw din po. Yun. So doon sa after sales po natin, isa yan po sa may pagmamalaki ni Kilin. Hindi po natin pababayaan yung customer. Nakabili ka na, hindi ka naiintindihan, hindi po tayo ganon. So doon po, inaalagaan po natin si unit pati po siyempre si customer.
Yan. So, lubos-lubosin na natin. Itatanong ko na rin to, yes, sir. Pa. Kung sakali, out of quarantine na yung ating mga mabibiling unit sa inyo, sir. Apo. Dito ba sa inyo, makakakuha pa rin sila or makakabili pa rin ba sila ng mga parts? Halimbawa na lang, yung gulong, battery, or yung mga controller. Meron din ba kayong provided na ganyan? Yes po, good question yan, Sir Fred. No? Paano nga naman pagtapos na yung warranty nila na 6 months? No? Mm-hmm. So, lagi po namin sinasabi kila customer, sa mga client po natin, pagtapos na po warranty nyo, sa amin lang po kayo tumawag. Dahil yes, may privilege pa rin po kayo bilang sa amin po galing ang unit ninyo. Kasi kung sa iba po, sa labas po, pwedeng doble, triple po ang presyo na mabibigay sa inyo. Aba. So, tumawag lang po kayo sa amin. Kung magkakaroon man ng labor, sobrang liit lang po. No? So, wag po kayo mag-alala dahil hindi po tayo maniningil ng malaki. Yun. Oh. At least nasagot na kagad, yes, sa simula pa lang yung mga tanong ng ating mga manonood. So, yes, proceed na tayo, sir, sa next unit. Po. Dito po tayo kay Transformer, Sir Fred. Yan. Ito sa, na. Sa malaking unit natin. Yan. Teka, sir. Parang tama ba yung naririnig ko? Ang tawag nyo dito sa unit na to is Transformer. Transformer po. Transformer. Bakit nga ba Transformer ang tawag sa unit na to, sir? Yan po, yung sa mukha niya, no, hina, parang nakahango po siya sa Transformer na palabas. Ayun, nga naman talaga, guys. Tignan nyo, kung papansin ninyo nga naman, yung headlight or yung mukha ng unit na to, parang pang-robot, yes, nga talaga, sir. Po. Kaya talagang tama yung binabanggit mo na Transformer po sa unit na to. Tignan nyo, parang nga namang robot at ulo ni Optimus Prime itong unit na to. So sa ganitong unit, sir, ano specs natin dyan? So dito po kay Transformer, naka 800 watts na po na motor, mm-hmm, 800 watts na controller, tapos 6023 po. 6023 na battery. Na battery. Yes, ganun na kalayo nakakarating tong unit at, sir. So same ni ano ni HS1 po, 30 to 45 kilometers. 30 to 45 kilometers. Okay. Pero ang maganda rito, sir, ang napansin ko sa unit na to, parang mas malaki ang sukat niya dun sa una nating naipakita. Yes po, medyo mas mahaba siya at mas malapad ng bahagya. Yung tingnan niyo, guys, oh, kung papansin niyo yung mga upuan nito ngayon at yung sukat ng unit na to, as in, Pukaji. Sobrang haba. G, sige nga, example mo nga sa amin. Total, nandiyan ka na rin lang. Kaya po. Okay? So, ayun. Pa natin, sir. So, kung dalawa, sir, na medyo, ano ba tawag sa'yo? Medium. May laman. Malaman talaga. Oh, may muscle. Muscle, di ba ito? So, sakto lang, sir. No? Tsaka hindi, ano, hindi naiipit yung ating tuhod dito. Dahil medyo malaki yung, ano niya, yung... Tsaka ano, sir? Sige, sir, balik nga kayo, sir. Apo. Yung pagkakaupo nyo, sir, medyo nakabuka ka pa kayo, ha? Maluwag po, sir. Ibig sabihin, sa dalawang tao, may clearance pa sa gitna. Apo, pero kung pa, sir. Yan. Medyo seksihan yung pagkakaupo. Meron pa, no? Meron pa, pwede sir pang maging tatlo. Bata, possible, sir, na maging tatlong, apo, tao. O kaya may kandong na bata. Mm. So, maximum pala to, tatlong tao or... Apat po. Apat na tao, yes, guys. Pwede pa parami. Hanggang lima, no? Basta maliliit yung bata, Sir Fred. Basta hindi lang nare-reach lagi yung capacity. Yun. Para syempre, hindi sirain. Yun. Speaking of capacity, sir, ilan nga ba ang maximum load weight capacity nitong si unit na to? Si Transformer po natin, may 300 kilogram na po siya na capacity. 300 kilos? Yes po. Aba, mabigat na rin pala talaga, mabigat ang pwedeng sumakay sa malaki, ganitong klaseng unit. Tsaka napansin ko, ha, sobrang taas ng ground clearance niya, sir. Yes po. Eh, no? Kung papansin ninyo, ang taas ng ground clearance niya. So meaning, kahit na madaan sila sa mga humps or malusong mansaba, wala silang pangamba, apo, na baka abutin yung motor or baka sumayad yung motor. Yes, no problem, kasi sobrang taas ng ground clearance, yes, natin, po, pagdating sa unit na to. Tsaka kung papansinin natin yung gulong, sir, ha, sobrang taas at talagang makikita nyo, guys, pwede siya sa mga rough road dahil napakaganda ng sinalpak na gulong. Aluminum mag, stainless tapalodo, tubeless na rin yan. Ito yung ating busina. Signal light natin, napakaganda, sir. Yes po. Ayan. Meron na talagang arrow. Ibig sabihin, nakaturo na talaga kung saan siya dadaan or pupunta. Tsaka hindi lang yan, guys, ha. Kung napansin nyo, yung main signal light natin, sa side mirror, apo, meron pa tayong extra signal light dito. Yes po. Added visibility, lalo na sa gabi. Yes po. Oh? Isa to sa tinagdag kay Transformer, sir. Dati kasi yung walang ilaw, ngayon nilagyan na rin natin. Ayun, tsaka ito pa, sir. Ito, kasama na talaga. Yan to. Yan po, si Transformer po, may kasama na talaga siyang front light. Yun, hindi na kayo magpapa-install or yes, mag,
ibabalik yung Gcash, so, yung cashback, no? Mo, say talaga. Yun, yung cashback mo, yung iyo na yan. Dahil ito, meron na talagang as is na Crown Lights. Kita nyo naman, no? Maaga pa lang, kitang-kita nyo, maaga. Sobrang lakas at talagang visible yung ating, yung ilaw ng ating Crown Light dito. Ayan, no? Tignan nyo, naka-LED, projector type, busina natin, sobrang laki. Ito, sir, ano to? Ito, yan, yan, yan. Ayan ano po, yung Bluetooth speaker po. Ah, may Bluetooth speaker. Oh, may wang-wang din, sir? Oh. Dalawa po ang kanyang wang-wang. Meron po sa unit at meron po sa speaker. Ayun, so may wang-wang siya, guys. So at the same time, ito na rin yung pinaka-speaker ng ating audio system. Yes po. Yes, guys. Tsaka ako maganda rito, meron siyang cellphone holder. Yes po. At the same time, ito na rin yung pinaka-audio system natin. Yes po. Yun. Yan na po yung pinaka-controller po. Diba? Tsaka ito, baka napapansin nyo itong dalawang kulay blue na to. Meaning yan, harap at likod, sir, naka-disc brake na. Naka-disc brake. Wow! Talagang in-upgrade na pala talaga yung braking system or yung kabuoang unit, yes, na po pinapakita natin. Sir Fred, gusto ko lang din ipakita ito, no? Yan, ano so, ba yan, sir? Ito yung dash cam, ay reverse camera po natin. Reverse so, camera? So, sa ganitong unit po kasi wala pa siya naka-install. Mm-hmm. Pero kay Kelin Bikes po, kay Kelin E-Bikes po, pwede kayo magpa-install nito, plus 1,000 lang. Plus 1,000? Eh, paano kung hindi ko nakukunin yung 1,000 Gcash cashback ko? Ayun po, pwedeng ito na po yun. Ayun! So, magkakaroon na sila ngayon ng reverse camera. Camera po. Yes po. Oh, teka, baka hindi nyo alam yung reverse camera. Explain na lang din natin. Apo. Yung reverse camera, guys, ito, pakita natin yung camera, sir. Ito, ayan. Sa mga sasakyan, meron ito eh. Sa mga four-wheels na sasakyan, meron ganyan. Apo. So, pwede rin nating ikabit yan or i-install yan dito sa mabibili nating unit dito sa Kelins, guys. So, ito yung pinaka-monitor natin. Ito naman yung ating pinaka-camera. So, yes, meaning, po, kapag ka-atras kayo, hindi na para lingon kayo ng lingon, yes, po, para naka-straightforward na lang din sila. Yun, less hassle na talaga, guys. So, kita nyo yun. Ang dami nyo talagang pwedeng option dito, yes, no, po, sa Kelins. Pwede kayong magpa-install, magpadagdag ng mga accessories. Ang maganda ron, Sir Fred, wala nang additional. Yes, di ba? Hindi mo na lang kukunin yung Gcash cashback. Pwedeng pwede mo nang makuha. Huwag nyo rin pong aalalahanin yung labor kasi wala pong bayad. Kita nyo ba yun, guys? Ganyan tayo kalupit at kapagsik at magbigay ng mga accessories dito sa Kelins. So, ngayon, sir, alamin natin kung magkano presyuhan ni Transformers 3 Wheels E-Type. Yan po, sa gusto mag-avail ng installment, available siya kay home credit, kay credit card installment natin for only 57,500. Kasi sa mga gusto mag-avail ng cash, eh, maagang pamaskil sa iyo si Kelly, no? Less natin yung 8,000, 49,500 na lang po siya. Grabe, maagang pamaskil nga yan, sir. Kasama po lahat yung previous niya. Grabe naman yun, no? Kita nyo yun. Malayo pa ang Pasko. Pero eto na, nandito na yung inyong mga pamasko. Naka-ready na. Tsaka yung mga binabanggit mong presyo sa amin, sir, may mga freebies pa yan, no? Yes po. Kung ano yung mga binanggit natin, yes, sa una, yun na rin yung mga freebies po natin. Yung cover, yes po, tumbler or rice cooker, tsaka Gcash cashback. Yes po. Or magpa-install kayo ng reverse camera. Kami nagtatanong po, no, paano po yan pag installment kami? Uh-huh. Hindi kasama yung mga freebies. Huwag po kayo mag-alala. Lahat po na basta nag-avail po kayo, mapa-cashman, mapa-installment po, kasama po yung mga freebies. Yun, no, kita nyo yan. Wala kayong ipagpapaalala or wala kayong ipapangamba, yes, kung kayo man ay kumuha ng installment. Kasama pa rin talaga lahat yan eh. Yes po. Ganyan kalupit dito sa Kelins. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, ha? Nasa comment section and description box yung contact, yes, number nila. Tawagan nyo na lang sila kung nagustuhan nyo yung dalawa nating ipinakita. Pero, meron pa tayo ipapakita, yes, dyan, sir. Ano pa ba yung pa gusto mo ipakita sa amin? Tayo dyan sa bagong-bago natin na P2S e-trike po natin. Ayan. So, ito. Pakita po natin. P2S e-trike. Yes po. Ito yung ano eh. Ito yung e-trike na tamang-tama sa mga client natin or sa mga consumer natin na limited ang parking space. Tama, no? Po. Bakit natin nabanggit na tamang-tama sa inyo itong unit na to? Kasi kung papansin ninyo, yung harapang bahagi ng unit na to, medyo makipot siya or medyo makitid ang sukat niya. Kaya, ito yung tinatawag natin sexing e-bike, sir. Apo, tingnan nyo naman, no? Sexy. Sexy, slim yung unit na to. Pero, wag nyong i-smulin to, guys. Maraming special features to. Katulad, yes, na nga lang yung pinapakita sa atin ni Sir Kelvin. Yung side mirror natin,
meron tayong dalawang or meron tayong magkabilang extrang signal light dyan. Apo. Kasama ng ating main signal light, meron din tayong daytime running light at yung ating headlight, projector type na yan, guys. Eh, no? Tapos LED pa yung mga nakalagay sa ating ilaw. Kaya talagang sobrang visible, lalo na kung makikita nyo pa yung crown light na nasa taas, talagang sobrang liwanag niyan at nakakasilaw. Hindi lang yun, ha? Kung nakita nyo, meron din tayong ilaw sa... Kung nakita nyo, may mga ilaw tayo sa ating mga pangitaas, meron din tayong ilaw sa ating pangibaba. Ayan, no? Underglow light po. Yan ang tinatawag na underglow lights, guys. Wow, di ba? Kung papansinin naman natin yung ating gulong dito, size 10, tubeless tire, tapos naka-disc brake na rin tayo, guys. Kaya talagang sobrang solid na rin itong unit. Yes, no? O, sir, pinabanggit natin kanina, sexy, slim. So, tanong natin, ilang tao ba pwedeng makasakay sa unit na to? Same pa rin naman, Sir Fred, no? Hmm. Three-seaters pa rin siya. At the same time, kung may kasamang bata, pwede pa rin po. Oh, nakita nyo yun? Yeah, so, maximum yung unit natin, hindi nabawasan yung taong pwedeng sumakay yes, sa kanya. Inaliit lang po halos yung harapan niya. Yun, talagang dinisign lang sa inyo kung makikitid yung mga iskinita ng parking nyo. Di ba? Yung mga parkingan nyo, limited space. Ito yung unit na talagang dinisign para sa inyo. Teka sir, tanong na lang din natin, ilang or gaano kabigat ba ang maximum load weight capacity nito? Yung ganito pong unit natin is 280 kilograms. 280? Yes po. Manipis siya pero 280? Yes po, kasi yung motor niya is 800 watts. Ayun, kaya naman pala. O teka, gaano kalayo naman ang distance na pwede nitong marating? Yan po, good question. 30 to 45 kilometers din po. Kita nyo yun, narinig nyo yun, guys. Ganon kalayo, ganon ka-powerful itong unit na to. So yung 800 watts na binabanggit natin dito, sir, applicable na rin ba siya kahit sa ahon na kalsada? Yes po, meron po tayong ahon na kaya siya at meron din naman pong ahon na talagang hindi po kakayanin. Ayun. So yung mga 30 degree angle pataas po kakayanin niyo. So nakadepende sa road condition, yes, sir. Po. Yan, guys. Kasi pagka masyado pong matarik, pwede pong masunog yung ating controller kasabay po ng ating motor. Yun, so, sir. Pwede ka bang pumuesto dito sa unang bahagi ng unit ito? Mukhang bagay na bagay sa'yo. Dito, sir. Dito, sir. Yan, 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 yan. Pakitaan mo nga kami ng isang pogi post dyan. Tingnan, sir. Ayun, oh. Kita nyo, sobrang ganda ng unit at bagay na bagay kay Sir Kelvin, ano? So, dito, guys, ulitin lang natin. Tatlong tao hanggang apat, sir, no? Yes, po. Pwede. Tsaka, balikan lang natin, ha? Yung harapang bahagi ng unit na to, talagang saradong-sarado na, sir, po. No? Ang ganda na siyang tignan, no? Ito po yung parang pina-slim na striker. Sobra, sinabi mo pa, sir. Tapos, itong ating passenger seat na itutumbayan, na i-convert din into cargo. At hindi lang yan, ang storage nyo. Meron pa tayong basket sa likod, guys. Diba? Marami kayong pwedeng ilagay sa unit na to. At kung papansinin nyo, ha, yung ating digital panel, talagang naka-intak na sa dashboard, sir. Yes po. Talagang parang ginawa ng kotse. Napakaganda ng forma niya rito, Sir Fred. Ayun o, ang ganda, no, sir. Malinis yung tignan. Talaga, hindi yung dito naka-install, no. Talagang dinikit na ron para maaliwalas tignan. At hindi lang yan, guys, ha. May audio system pa tayo, mini fan, trapal, lahat na kasama na yan dito kapag yes, bibili nyo itong unit na to. Diba? Wala na rin silang hahanapin dito, sir, no? Wala na po. Halos lahat nandito na. Lahat ng katangi ang gusto nyong ilagay. Or kung magpapa-install man sila ng ano, reverse camera. Yes po. Yun na lang. Oo. So dito, sir, nakita na namin pala yung presyo. Nire-reveal na kagad natin. Ito na, oh. SRP price, guys. 57,000. So dito papasok yung installment. Tama yes, ba, sir? Po. SRP pero, lang po. Ano, sir? SRP lang po, wala pong another interest. Yon, oh, SRP, no? Hindi tayo nagdadagdag ng interest dito. So, ito na, malupit. Kapag kukunin nyo ng cash, yung 57,000 nyo, magiging 49,000 yes, pesos po. Na 49 lang. 49 na lang po. Grabe. Halos, magkano yung nabawas nila dito, sir? 8,000. Kasama pa lahat ng previous. Big Gcash cashback ba yan? Meron din. O, lalabas 48,000 yes, na lang to. Grabe, no? Sa kulay black, bukod dito, may yes, mga kulay pa, sir. Ito limang colors po yung available sa kanya. So, ito po si yung black. Meron tayong Galaxy Blue, Purple Gray,
Red tsaka white po. Ayun naman pala. Marami may po mga po. Option pa rin pala yes, tayo pagdating sa kulay, hindi lang black. Yun lang po, medyo mabilis talaga siya ma-office. Yun, fast moving kasi mura tsaka maganda. Maganda po. Yes, quality pa. Yes po. Kita nyo naman. O sir, ano na yung gusto mo ipakita sa amin dyan? Yun po yung ating pinaka bestseller na e-trike. Ito na. O sige, atras lang natin ng konti para mas ma-appreciate ng ating mga manonood yung itsura ng unit na to. Yes po. Ito na oh. Ayan na. So ito po si Striker 2.0 e-trike po natin. Teka, nabanggit mo sir, ito yung best seller nyong e-trike. Bakit naging, ano sir? Pinakamaganda. Ayun. Kaya naman pala best seller sir. Yes, tama so, ba ako nang naririnig? Opo. Best seller dahil siya ang pinakamagandang e-trike na makikita nyo dito sa Kelins. Yes, guys, po, tingnan nyo po naman yung forma kasi. Hmm. Di ba? Harapan pa lang. Oh, yun, grabe oh. Ang ganda. Di ba? May extrang signal light na naka-install sa side mirror at syempre, yes, ito yung pinaka-main signal light natin na sobrang visible dahil grabe oh. Maaga pa to sir ha, yung vlog natin pa ngayon ha. Pero tignan nyo naman kung gaano kalakas yung signal light niya. No? Tsaka Sir Fred, meron din siyang libreng crown light to, hindi pa lang natin nalagay na. So, ayun. So, guys, may libreng crown light to ha. Baka mamaya isipin nyo. Baka madeliveran sila ng walang crown light. Oo, yun. Magreklamo kayo kay Sir Fred. Patay tayo. Tandaan nyo po yung mga details na binabanggit namin dito sa video para sa panonood nyo pa lang, makapag-decide ka agad po, sila. Saka, no? Sir Fred, may nagtatanong no, sa mga vlog po ninyo. Nakita ko na pag pumunta ba kami dyan, lahat ng nasa vlog eh, mabibigay sa'yo. Huwag po kayo mag-alala. Kung ano po yung napanood nyo, yun po yun, wala pong mababago. Ayun, oh, di ba narinig nyo guys? Madalas pa nga Sir Fred, hindi nila alam yung patungkol sa GCash cashback. Mm-hmm. So, syempre, sasabihin natin yun dahil privilege nila, yung freebies nila. Yun. Ayun, oh, di ba? Meron pa tayong mga hidden discount na hindi nyo alam, no? Secret baliktad discount po, yan. Hindi hidden po, charges hindi sa hidden iba. Charges. Oo, dito. Hidden discount. Hidden discount. Narinig nyo, no? Dito nyo lang maririnig yan sa ating channel. Kaya naman, kung kayo ay umabot dito sa part ng video natin, like nyo naman tong video natin, yes, no? Share nyo na rin. Wala namang bayad yan. Napakadali yan. Tatamad-tamad ko kong mag-like, no? Hirap-hirap gumawa ng video, eh. Oo. Eto na. Dito na tayo sa loob, guys. Ito na yung pinakapangmalakasan natin dito. Kung nakita nyo yung harapan or yung labas ng unit na to, hindi lang yan yun ha. Dahil dito, meron tayong kinabit para sa inyo na entertainment showcase. Tingnan nyo naman sa sobrang haba niyan guys. Oh. Yes, dito sa ka-left side natin, ito yung pinaka-panel. Dito nyo makikita yung speed, battery level, yung odometer, at yung mga function ng ilaw natin. Yes, tsaka hindi nagdag sa kanya Sir Fred, no? Dati kasi ito talaga yung favorite ko eh. Mm-hmm. So hindi pa siya in-upgrade. Ngayon talagang mas pinatunayan niya na mas ako yung pinakamaganda. No. Dahil dyan nadagdag yung panel niya, at the same time yung reserve tire niya, mm-hmm, saka yung camera natin. Oh! Grabe! Hindi pala naka-install sir, yes, no? Po. Yun! Pero dito po sa lalabas yung ating camera. Grabe! May back camera pa pala meron to. Po. Napakatindi naman itong unit na to guys. Oh. Biruin nyo ha, hindi lang pala kayo malilibang dito yes, dahil po may safety features din siya dahil meron din siyang back camera na kasama. Opo. Hindi na para ipa-install nila, sir, yes, no? Yes po, naka-intact na po siya. So, yung cashback mo, sign up po. Sayo na yun. Tsaka ito guys ha, dito sa kanyang entertainment showcase, pwede kayong magpatugtog dyan, pwede nyo tignan yung mga photo nyo. Yes po. Halimbawa, may USB kayo, saksak nyo dito. Connecta lang po. Connecta nyo lang dyan, makikita nyo yung mga photo nyo. No? Tsaka, eto sir, ewan kong na-explore nyo na tong unit na to. Dito sa panel na to, pwede silang manood dito eh. Pwede sa totoo manood, lang. Ayan o. Nang movies po nila. Nang movies. Ayan o, tignan nyo. Nagaling po sa phone po nila. Sa phone or sa USB. Yes po. O, ganito guys, bigyan ko kayo ng idea or discuss ko sa inyo kung paano kayo pwedeng manood dito. Sa USB nyo, copy lang kayo doon ng movie. Yes, kahit anong movie, guys. Saksak nyo lang dito sa USB port na to. Apo. Tapos punta kayo dito sa movie and then play nyo lang. Automatic. Makakapanood yes, na sila. Yan, di ba? K-Striker lang po meron nun. K-Striker lang yan, guys. Tsaka tingnan nyo, ha. Sobrang full digital na nito, yes, ha. Tsaka talagang buhay na buhay, ha. MP3, MP4, hanggang MP5 pwede. Yes, di ba? Oh, tapos ang maganda pa, braking system natin is disc brake na. Disc brake na po sa harap, drum brake po sa likuran. Ayun, tsaka syempre meron tayong
bottle, ano to, cup holder. Or depende kung ano lalagay nyo dyan, eh, no? Sobrang laki, kahit tumbler holder. Yes po. Dito, eh. Yung ibang unit kasi, sir, wala pang ganyan. So, nagpapalagay pa ng mga lalagyan. So, dito, naka-built-in talaga. Talaga, kinumpleto na. Kaliwat kanan po yan, no? Meron. Di ba may mga malalaking bulsa dyan? Kaya talagang marami kayong pwedeng ilaman. Oh, speaking of laman, hindi lang po yan yung ating storage dito. Yes, dahil etong passenger seat natin, na itutumba yan at idedemo na nga sa atin ni Boss Kelvin. Ayun, no? Ooh, wow! Sobrang laki, sir. Yes, G, pwede ka bang umiga rito? Na sobrang laki. Bakit pinapahiga ko si Rodgy? Nagtataka kayo. Sobrang laki po kasi talaga ng kanyang cargo. Yes, guys, sir. Tingnan nyo. Tsaka may libre na siyang mating, sir. Yun. At saka ito pa, sir. Kung ano yung kulay sa labas, ito rin yung kulay sa loob, eh. Yes, po. Ayan, o, tingnan nyo, guys. Hindi tinipid sa pintura. Yes, kung gaano kakinis yung nasa labas, mas pinakinis pa nga yata yung sa loob, eh. Sa kinis. Di ba? Ganyan kabagsik tong unit na to. Tsaka ito pa, sir, ha. Yung iba, ewan ko, ayun, tingnan nyo to. Yung iba kasi, meron pang nakalabas na tapalodo, sir. Fender pa. Ito, nakapasok na talaga. Nakapasok na po siya. Ayan, o. Nakikita nyo ba yan? So, ang ganda. Mas lesson po yung dumi. Yun, di ba? Mababawasan yung paglilinis nila. No? May electric fan, may trapal. Oh, sobrang laki ng sandalan, ang taas ng kanyang bubong. Alam. At eto pa, meron tayong extra tire. Ako, meron po siyang mugs. Reserve tire with mugs na po yan. So, see? Oh, kung ano yung naka-install, guys. Ayan, oh, kung ano yung naka-install dyan. Yun din po. Ang kasama, hindi tinipid, ano? Yes, kasi sa mga kotse, minsan napapansin ko, kung ano yung binili nila, iba yung ano, eh. Iba po yung reserva. Kung baga, mugs type, magiging green type yung libre. Sa mga sedan, nakikita ko yun. Pero dito sa unit na to, kay Striker, ganda ng yes, grobe. Tsaka siya lang po talaga sa lahat ng 3 wheels, yung mayroong reserbang gulo. Mm-hmm. Ito, sa mga 4 wheels lang natin nakikita to, no? Madalas pa. Madalas, pero ito 3 wheels, guys, oh, may reserbang gulong. So, ito na po yung 4 wheel striker. 4 wheels, no? So, striker dahil dito sa libre. Po talaga, napaganda. Yes. Ito ba, sir? May ilaw to? Ito po, reflectorized. Reflector talaga siya. Okay. So, dito sa tail light natin, guys, kung mapapansin nyo, ganun to. Pailawin natin, separate. Para... Tail light ba to? Ano? Headlight? Eh, no? Yeah. Grabe talaga. Paganda. Futuristic na yung dati. Ngayon, sir, no? Grabe to, sir. Talagang may in love sila rito pag nakakita nila tong unit na to. Lalo sa personal, ha? Yes, dito sa camera, baka akala nyo maganda na. Pero pag pinasyalan nyo to, mas maganda pasyalan nyo, eh. Para mas ma-appreciate nyo yung ganda ng unit na to. Sigurado ako may in love sila rito, sir. Saka, eh, no? Ito po talaga yung si Striker 2.0. Sobrang bilis po, maubos po. Actually, ilang piraso na lang po yung meron ito. So, kung napanood mo to ngayon, sana meron pa. O, teka. Speaking of, sana meron pa. Ano-ano pa po ba yung mga kulay na meron siya Striker? Yun po, available si red, black. Red, black. Si purple gray. Purple gray. Blue, tsaka white. Po. Yun, marami so, pa pala. So, five colors po. Yun, guys, ha. So, hindi lang red ang available dito dahil yung mga binanggit sa atin ni Sir Kelvin, pwede nyo pang hanapin yan pagpa-shell nyo dito sa shop nila. Tsaka ito pa pala, sir, ha, habol na lang din natin to. Napapansin nyo ba itong tapalodo na to? Ayan. Hindi lang yan, ha. Meron pang pang-ilalim na tapalodo yan. Na stainless, sir. Yes po, dinoble po. Dinoble. Kung makalusot man dito, meron pang ekstrang sasalo, yes. No? Grabe. Yun ang pinakamatinding e-tripe na nakita natin sa lahat. Eh. Tingnan nyo naman. Sa posing naman dyan, sir. Yun. Nakita nyo naman. So, presyo natin, ha. SRP price sa mga installment, 66,000 pesos. Yes, wala tayong additional na interest dyan. Yes, at yung ating pinaka-sale price or yung ating talagang presyo kapag kukunin nyo ng cash, 57,000, sir. With cashback. With GCash cashback. Yes. Sa makatawid, kapag pinag-plus-plus mo yung mga previous nito, yung 57 mo magiging 56. So, okay. Nakatipid ka ng 10,000 dito, sir. Ako, hindi lang, sir. Pagka kinumpute pa natin si cover, si Aqua Plus or Rice Cover, so parang nasa 54 na lang siya. Parang ganun. Sobrang dami. Meron pa palang cover, tumbler, or rice cooker. Ano masasabi mo, G? Sa mga naririnig ko rito, nagugulat ka ba, G? Hindi naman. Hindi naman. Sanay na yan, sir. Sanay na. Natural sanay na yan. Sanay na magulat. Ayun nga pala,
si Rogi, pwede nyo siyang hanapin dito. Kung wala si Sir Kelvin, apa, pwede kayong magpa-assist sa kanya, no? Siya na rin, sir, nag-ano, re-repair. Apa, nagre-repair niya. Tsaka si Ma'am Aileen po. Yun, si Ma'am Aileen. Para... Siyempre, ma'am. Okay naman tayo dyan. Parang masakit na naman ulo yung Aileen, ano? Marami pong inaasikaso sa online. Ayun, o, di ba? So, hindi lang to available unit, sir, ha? Yes po. Bigyan mo po nga kami, sir. Ano pa ba yung mga pwede po, nila dito mabili? Yun po, tayo kay four wheels natin na top of the line po natin. Ay, eto na. Po. Top of the line. Eto po si C1 V2.0 natin na golf cart na pinaka maganda, pinaka malakas ngayon, no? So, pinaka in demand. Lalo po sa mga kananayan, sa mga lola natin na ayaw mag three wheels na natatakot. So ito po, yung the best po para sa inyo. Teka sir, mga tanong ko na nga lang din, ano. Papunta pa lang tayo rito, binabanggit mo na sa akin na itong four wheels na to, ito po yung top of the line nyo. Yes po. Bakit nabanggit nyo yung top of the line to, sir? Siya po yung pinakamaganda natin na four wheels, pinaka-upgraded at the same time, pinaka-latest po. Talaga? Yes po. Grabe, ano ba specs niyan, sir? Naka 1.5 na siya na motor, 1.5 na controller, ayan, 6023 na battery. At ang maganda po dito kay Kelin, nag-offer po tayo ng upgradeable battery. So bago pa i-release yung unit, tinatanong po natin si customer kung gusto na po ba nilang mag-upgrade ng battery from 6023 to 6038 na battery. Oh, teka. Yung stock na battery nito, sir, yung nakakabit talaga sa kanya, yes, or yung default na battery niya, yes, gano'ng kalayo ang distance na pwedeng marating? So yun? Ito po, since naka 1.5 siya ng motor, so doon lang po tayo sa realidad. So pag mas malakas na motor, mas malakas kumain ng battery. So yung sa iba po is 30 to 45, sa kanya po is 30 to 40 kilometers. Oh, kung sakali namang i-upgrade nila, kagaya ng binabanggit, yes, mo, sir, maaari pa po bang madagdagan yung 30 to 45 kilometers na yun? Yes po, yung 30 to 45 po natin, 30 to 40 kilometers natin, pwede po siya madagdagan ng 10 to 15 kilometers po. 10 to 15 kilometers. Yes, so, po. So matotal, sir, pakicompute mo kung ilang distance yun. 55 kilometers. Ayun, 55 kilometers ang pwede nyong marating na distansya sa isang full charge ng unit na to. Teka, may mga nagtatanong, sir. Yung ating mga lahat ng mga pinakita natin sa isang full charge ng ating mga unit dito. Apo. Gaano ang konsumo sa kuryente, magkano? Sa atin pong 6023 na battery is 20 pesos po sa pag-compute natin, no. So sa ibang lugar like doon sa isang branch natin sa Cavite, mas mababa ang singil ng kuryente. So, mas mababa pa sa 20 pesos. Aba, so nakadepende pa pala sa lugar, yes po, yung konsumo sa kuryente. Yes, so, dito sa buong Kamaynilaan, 20 pesos. 20 pesos. So, dun sa Cavite, baka 15 pesos na lang yun o 10 piso. 17, 18. Ayun. Ganun lang kababa ang isang full charge na itong unit. Yes. Kaya huwag kayong mag-hesitate na bumili, ha, ng mga e-trike or ng mga pinapakita natin dito, no? Dahil huwag kayong mag-alala, sobrang tipid, sobrang baba lang ng konsumo niyan sa kuryente, no? Pakita natin yung unit, guys. Oh, may ground light, meron tayong signal light, yes, sa kanyang side mirror. Hindi lang 'yan, ha, may main signal light tayo rito. Ayun, oh. Main signal light natin, may bumper sa unahan, may daytime running light, may headlight, may basket sa unahan, at syempre, meron tayong plaka ng Kelins, guys. Kung saan eh, oy, ano yung tumutunog na 'yon? Aboy, signal light niya. Signal light, sir, may tunog. Ayun, guys, signal light natin, may tunog, may sound trip. Kaya naman kapag liliko kayo, syempre, kapag e-bike, sir, walang tunog yan, eh, no? Hindi kagaya ng mga sasakyan, may tunog talaga. Eto, silent, eh, no? Yes, kaya naman, kapag signal kayo or aatras kayo, nagbibigay siya ng warning. Warning po. May warning, guys. Kaya maririnig. Visible po. Aware po yung mga tao sa paligid nyo. Yes, diba? Ganyan kalupit, ganyan kaganda itong unit natin dito. Yes, sukat po ng gulong natin, 100 by 90 by 8. Yes, guys, po, by huwag nyong ismulin yung size 8 natin dahil 100 by 90 yan, mataas at malapad. Yes po. Yung sukat ng gulong. Kaya yung ground clearance natin, hindi na lang gano'n. G, bangkalin mo nga kung gano'ng kalaki yung clearance natin. Eh, no? O, G, sayad mo naman yung kamay mo sa lupa. Makakala nila, eh. Niabot, eh, no? Ibig sabihin, mahigit sa isang dangkal po yung ground clearance, yes, ng unit natin dito, di ba? So, ito maganda dyan, eh. Binabanggit natin kanina, sir,
mga senior citizen, PWD. Hindi mahirap ang sumakay, sir, dahil ito po, adjustable sa armrest. Tsaka, ito guys, adjustable, yung pagiging adjustable armrest nito, nakakadagdag ng sukat ng upuan to, yes, eh, no? Opo. Eh, no? Pag iangat mo yung ganyan, pwede ka na lumagpas, sir. Pwede kang lumagpas. Oh. So, meaning, or sa makatawid, ilang tao ba dapat ang pwedeng sumakay dito, sir? Ito po, 3-seaters, pero pwede po siya 3-4-seaters po. Yun. So, namamaximize natin opo ngayon yung pwedeng makasakay sa unit na to. Opo. Teka, baka sabihin nila, sakyan natin kahit 6 tayo. Pwedeng-pwede yan. Alamin muna natin, guys, kung ilan ba ang maximum load weight capacity ng unit na to. Si C1B ito po natin, meron 300 kilogram na capacity. Ayun, 300 kilos, guys. So, sana wag nyong lagpasan or sobrahan sa 300 kilos para hindi naman magka-problema yung motor, ano? Apo, tsaka, huwag nating abusuhin. Isa po talaga sa sikreto kung paano tatagal ang ating mga unit. Bukod po sa maganda at quality ng unit natin, syempre, depende pa rin po yun sa paggamit at pag-aalaga. Ayun, di ba? So, kung wala po tayong malasakit o pag-aalaga na maayos sa kanya, so, hindi talaga siya tatagal. Sayang din. Sayang. Oo, tsaka yung floor matting natin, no? Napakaganda. Pinaganda na. Talagang eleganteng tingnan, sir, no? Apo. Tsaka yung mga bracket natin dyan, no? Aluminum na. Kaya talagang hindi kakakalawang. Ay, yung pintura niya, sir, Fred, talagang pinaganda po. Pang no, sasakyan na po yan. Pansin ko nga, sir, ibang klase pintura nito ngayon, no? Apo. Talagang maganda. At yun nga, binabanggit ni Sir Kelvin, pang sasakyan na. Yes, ito, guys, oh, yung audio system niya. Ayan, no? Carbon look, no? Ang ganda, oh. Ayun, no? Nagsasalita pa. Bluetooth speaker, tapos pwede kayo maglagay ng USB, FM radio na rin. May bulsa, yes, kaliwat kanan, at meron din tayong foot brake. At syempre, hindi mawawala yung ating keyless features dyan. May kasama na rin yung anti-theft alarm. Yes po, meron rin. Electric fan, trapal, ito, extra tire with mugs, with cover. Yes po, yes. May hard case po yan. Hard case, o diba? Tignan nyo yung likod. Ayan yung maganda likod dyan, Sir Fred. Naka-cover na yung basket niya sa likuran. Yan na nga, ang ipapakita natin susunod. Basket niya talagang sarado, sir, no? You know? Tsaka dahan-dahan bumubukas, sir, ha? Isa pa nga. Ayun, di ba? Sa kabila. You know? Dahan-dahan ding bumubukas, guys. Naka-hydraulic na po siya. Hydraulic kasi yan, di ba? Hindi madali masira, sir, pre. Hindi madaling isira. Hindi kumakalampag, yes, no? Po. Ganda. Tingnan nyo naman, no? Wala na rin kayong hanapin dito sa unit na to. Panalo eh, no? Yes, lahat ng mga features niya talagang grabe. Talagang pinag-isipan, talagang pinag-igihan itong setup ng unit natin dito. Ngayon, ito alamin natin. Kung pasok ba ang presyo sa mga pinakita nating mga naka-install sa unit na to? Sir, sige, magkano po ba presyo ni C1 V2 Golf Cart? Yan po, si C1 V2.0 po natin. Sa halagang 77,000 po yung SRP niya sa mga gusto mag-avail ng installment. So wala nang another na interest, 77,000 lang po. Then sa mga gusto mag-avail ng cash, lalo ngayon naralapit yung ating mga bonus, syempre. So sa halagang 66,000 lang po, mauwi po natin siya kasama po lahat ng freebies po. Yun, 66,000 pesos. Yes, may freebies kang cover. Meron ka pang previous na Aqua Plus o rice cooker, tsaka yung paparating nating tools. Tsaka meron pa siyang cashback. May cashback pa na 1,000. Yes po. Yun, sulit. At kung ayaw po nilang kunin yung cashback, palitan po natin ng reverse camera. Yun, akin na lang yun. Kung ayaw niyong kunin. Ano? So ganyan karami, ganyan kasulit ang mga unit natin dito sa Kilins, guys. Kaya pasyal na kayo, ha, nandiyan sa comment section at description box, address nila tsaka contact number. Yes, proceed po tayo sa next unit, sir. Yan po, doon tayo kay sa ating mas malaki na unit. Grabe. Si Supreme Prime, golf cart po natin na 4 to 5 seaters na merong motor na 1,200 din ang controller, naka 6045 na battery, at mayroong 500 kilogram na capacity. Wow! Grabe! Yes. Talagang in-improve yung specs nito, sir, no? Yes po. Talagang pinalakas, talagang pinabigat ang pwedeng sumakay. Yes, ginawang powerful itong unit na to, no? So ito, sir, gaano kalayo na po ba ang distance na pwede niyang marating?
Ito po, nakakarating po siya ng 50 to 65 kilan. Saan sir? Baguio? Baguio. Ayun, 60. 60 kilan. 50 to 65 kilan. Ayun, 50 to 65, tama yes, ba sir? Po. Kilometers ang pwede niyang marating. So yung speed niya sir, matanong ko lang din, parang nakaka-intriga kasi yung itsura nito. Yes po. Gaano kabilis tumatakbo to? Ito po, na-actual namin, merong dalawang sakay, 49cc po. 49 kilometers per hour? Yes po. Ganon kabilis itong unit na to. So sa 500 kilos, hindi hamak na mabilis na itong unit natin. Yes, ano? Chatting na nyo yung gulong kung gaano kalaki, guys. Yan po, no? Naka-size 10 na po siya. 100 by 90 by 10. Yan, di ba? Ang ganda ng sukat. 100 by 90 by 10. At titingnan nyo yung ilalim niya, no? Yung mga pang-ilalim niya, talagang sulit at solid, guys. Eh, no? Coil spring pa lang, panalo na. Di ba? Yes, talagang makakapal at talagang solidong bakal ang naka-install niya. May bumper pa, sir, ha? Yes, bumper, headlight natin, meron pa tayong daytime running light. Tsaka, kung titignan nila itong unit na to, sir, akala mo talagang kutsi-kutsihan. Apo, no? Parang toy car. Mga laruan po. Parang laruan. Sa ganda pa naman ng formahan itong unit na to, no? Pagkakamalan mong laruan talaga. Eh, uy! Di, nakakasilaw naman yan, Jay! Ang lakas, guys. So, talagang nakakasilaw. Yan yung tinatawag na auxiliary light, sir. Yes, no? Meron na siyang additional na auxiliary light. The same time, pwede rin po tayo magpalagay na side mirror na merong ilaw. Kasi hindi po namin ito muna tinatanggal, Sir Fred. Kasi classic nga yung design niya. So, choice na lang po ni customer yun. Wala naman pong additional. Ay, walang additional yun. Yes, so, kung nakikita nyo to, yung pinaka side mirror niya, ganyan yung forma. Pwede nyo raw papalitan ng ganito, sir. Tama? Kung gusto po. Yun. Kung gusto nyo naman. Kung merong ano, kung merong signal light, yung side mirror nyo. Optional yun, sir, ha? Yes po. Optional. Pero ang good thing, walang additional. Wala po. Walang additional charge, guys. So, nabanggit ka agad sa atin ni Sir Kelvin sa unahan pa lang, ano, 5 to 6 seaters. Ang capacity, 4 to 5. Kasi, pero pwede po hanggang 6. Pwede. Hanggang 6 pwede, po, no? Pwede sa sobrang luwag. Biro mo, dito pwede yata 3 eh. Tatlo. Depende sa sukat. Kaya lang po, mahirapan si driver pag 3. So, okay. So, mas maganda po, 2. Tapos kung dito po, 3 adult, tapos may kantong na bata, pwede po. Ayun. So, ulitin lang natin. 4 to 5 seaters, pero kung gusto nyo ma-max yung load, yung ano niya, yung seating capacity niya, hanggang 6 pwede. Pwede po. Depende sa inyo kung gusto nyo, no? So, ito, handbrake. Kapag nakaparada kayo sa mga slope or padaos-dos sa kalsada, hindi aabante or gugulong yung unit nyo. Di ba? Sobrang effective yan at gamitin na gamitin rin yan. Yung matting natin, sobrang elegante rin ng floor matting. Yan. Yung ating mga bracket, stainless or aluminum na rin. Talagang hindi nakakalawangin. Yung ating manibela rito, pangkotse na sir. Pangkotse na. Di ba? Ganda. So ito sir, power steering na to. Ito po, sa lahat po ng mga e-bikes ngayon, wala pong lumabas pa na power steering. No? So dito po, naka-steering wheel siya, pero hindi po siya power steering. Pero ang kagandahan po sa kanya, malambot po. Malambot iliko. So yung mga hindi po mahirap. Nagbabanggit pala ng power steering, it's a prank pala yun. Yun lang po, hindi ko alam. Okay. So dito na lang sa atin, yung ating unit na lang dito. Steering wheel, pero power steering, pero malambot iliko. Malambot po. Malambot lalo iliko. Lalo po pagka nagdina-drive nyo na siya, parang sasakyan na rin po. Yun. Kahit isang kamay po, pwede nyo pong gano'n. Yan. Kita nyo naman yung paghagod ni Sir Kelvin. Ganun lang kalambot. Malambot lang po. Oo, malambot lang. So yung ating on and off ng ilaw, nandito andyan na yan. Na sa kabila, on and off ng wiper. Yes, wiper, po. Guys. Ayan. So talagang parang nakadesign na rin sa katulad ng sasakyan, sir. Tsaka no? Dito, Sir Fred, nagdagdag tayo ng cellphone po. Ayun. Yun ang gusto kong tanongin eh. Meron na siyang cellphone holder ngayon, guys, oh. Ako, tsaka meron na rin siyang voltmeter. Ayun. Ito po yung kanyang reverse camera. Ang ganda ng setup natin ngayon dito, sir, ah. Apo, ito talagang, po, kumbaga ito sa sarili nating gawa ito. Talagang inyong prove nyo, no? Yes po, kasi since wala po siyang lalagyan, then syempre karamihan po ng ang unit owner natin ng ganito ay malayo po yung napupuntahan. So kailangan talaga ng cellphone holder. Ang galing. Syempre kung mag-waste po sila, so, mas maganda po, merong cellphone holder, meron na rin siyang voltmeter, at the same time, meron na siyang reverse camera. Yun. Yung audio system natin, sir, ito na rin.
Diyan na din po. Dito na rin. So, ito po yung pinaka-speaker niya. Lalaki o. Oh. Diba? Tsaka ito maganda, may neutral. May neutral po. Diba? Tsaka ito yung pinaka-monitor ng ating back camera or reverse camera. Tsaka yung accelerator natin dito, ang ganda na o. Pedal type, sir. Apo. Tsaka yung foot brake natin, yan, pedal type na rin. Napaka-solid. At napaka-solid itong unit na ito. So, ito sir, may compartment pa ba to? Ito po yung pinaka-compartment niya at saka yung top carrier niya. At saka meron na rin po itong reserve tire. So, hindi pa lang naka-install, sir? Hindi lang po naikabit. Pero meron na rin siyang hard case dito sa likuran. Ah, kamukha nun. Nung apo. Luda, no? Apo. Ganun na ganun. Pero dito po sa ilalim siya. Sa lang. Ilalim naka-install. Ayun, ganda. So, ito sir, naitutong ba to, sir? Apo, natatanggal pa po ito para... Para po ito sa gustong mag-upgrade ng battery. Ayun. Sa gustong mag-tab ito. Guys, oh. So, naka-ready na po siya para dun sa upgradable na battery. So, ay, magdadagdag. Kung balak nilang magpa-lithium, pwede? Pwede rin po. Yun, kasi dito naka-forma na. No? Oh, so, kung sakali, yung as-is na battery ang gusto nyong gamitin, so, magiging storage siya. Apo. Yun. Tsaka hindi lang yung storage niya, meron siyang top luggage rack. Kung may mga kakarga kayo dyan, pwede yan. Kaya sa ganitong unit, Sir Fred, bihira naman na po yung nagdadagdag ng battery dahil sa layo nang napupuntaan. Yun, teka, naalala ko yung nag-comment sa akin. Sa mga unit nyo ba rito, sa lahat? Apo. Nag-upgrade din daw ba kayo ng battery? Yes kung po. Kung sa lead acids, di ba, lead acid lahat ng apo. Install natin battery. Apo. Nag-upgrade tayo into lithium, sir. Yes po, by yun. Order po ang ating mga lithium battery. Yun, at least nasagot, so, no? Message lang po kayo kung ano yung kailangan nyo na voltage, na ampere. So, papagawa po tayo. Made ayan. To order. Ayan, alam nyo na. Ngayon, guys, ha? Alam, medyo pricey talaga. Oo, alam natin yan. Dali, kasi lithium. Nagugulat po kasi sila sa price ng lithium. Parang kapresyo halos na lang e-bike. Yun po talaga. Yun, ganun talaga ang presyuhan ng lithium natin. Yes. Kaya, gusto nyo mag-upgrade, handa kayo ng malaking budget, no? Pero siguro naman, pagtagal ng panahon, medyo magmumura rin po. Yun, magmumura rin, no? O, dito na tayo sa unahan ulit, sir. Tatanong na natin yung presyo nitong unit na to. So, eto, sir, Supreme Prime, ang nag-iisa, walang katulad, pwedeng gayahin, pero hindi, pwedeng pantayan. Yes, magkano po ba ang presyuhan? Yan po, sa SRP niya, available siya sa installment sa credit card lang po, no? Kasi sa home credit po, medyo hindi siya kakayanin, medyo malaking cash out niya. So sa credit card po, pwedeng wala pong cash out. For only 149, mauwi niyo po siya kahit walang cash out. Then sa gusto po mag-avail lang cash, meron po tayong ino-offer na 127,000 lang with cash back pa. Yun! 127,000 minus 1,000 plus... Alam ko ito sir, magkasama na yung rice cooker tsaka tumbler, yes, eh, no? Sir. Oh, di ba? Magkasama na yung rice cooker tsaka tumbler, may kasama pang cover, yes, at po. Yung special tool na darating, yes, sir. Yes po, yung parating natin yun. Ng talso. Tapos, ang laban. Tapos na to. Sir, pasok ka nga, sir. Apo. Bigyan lang natin sila ng pangmalupitang ano, thumbnail. Yung thumbnail na kami, guys, ha? Ayan. Oo. Yun, oh. Kita nyo yun. Pwede ka ba, sir, yung parang nakatayo kayo, parang barker style, gano'n? Pakita lang natin kasi pati mo yung pag-ilalim. Ito yung uyug-yug natin, oh, sir. Oh, yan, yan, oh. Tingnan nyo yan, oh. Oh. Yan, sir. Sige nga, yung parang magpo-post kaya, no? Yan, yan, ganyan, sir. Kahit na hindi na uyug-yug yan, sir. Yan, oh. Kita nyo yan? Ganda, no? Oh, see? May mga kulay pa ba yan, sir? So, ito available po sa blue. Yung parang ganito na blue, sir. Yun, yung ganun blue. Tapos, available din siya sa... turquoise. Mm. So, bali tatlong kulay pa po siya. Yun, tatlong kulay. Pero yung puti, ganda, no? Apo. Medyo tsaka pinag-iisipan na rin po ni Kilin, no? Kasi madalas po, parang tatlo, apat na kulay na yung lumalabas. Mm. Pinag-aaralan na rin po natin yung kung anong gusto ng customer na kulay, yun po yung masusunod. Ah, magko-custom na. Magpipintura po kami. Ayun. Kayo mismo magtitimpla. Yes po. Aba, ibang class. Additional lang tayo ng 3 to 4,000, pero yung kulay na gusto mo, yun po yung mga masusunod na. Oo, oh, di ba? Kung baga, magko-customize na tayo, no? Apo. Ng kulay dito. So, may ibabahagi ka pa ba sa aming unit, sir? Yan po, yung last po natin na 2 units. CBO2 scooter type po natin. O oh, sige sir, pakita natin yan. Ito po yung sikat nating e-scooter type na electric din. No? So, CBO2 po, merong 1.5 na motor, 1.5 na controller,
The same time, yung battery niya is 7 to 220. So, medyo makunat na po ang battery niya. Yung range niya po ay makarating na ng 50 to 65 kilometers po. Grabe, oh. So, mga naghahanap dyan ng pang-service, yes, po. Pamasok sa trabaho, na electric scooter. Guys, ito po si BO2, yung sikat na unit dito. Yes, po. Tama ba, sir? Mostly sa mga kababayan natin, oh, madalas pagka kukuha ng lisensya, ayaw na kasi syempre medyo pricey. No? So, dito kay BO2 scooter, hindi na po natin kailangan ng lisensya. Ayun, hindi nyo na kailangan iparehistro, kumuha ng lisensya, yes, sa unit na to. No? Tsaka matindi rito, guys, kung papansinin nyo, sa buong palibot ng unit natin, talagang merong naka-install na crash guard, sir. Yes po, may crash guard. Mm. So, matumba man yung unit, wag naman sana. Wag naman. Hindi gagasgas eh, no? Yes po. Hindi mababasag yung ating mismong kaha. Di ba? Tsaka mapapansin niyo yung mga naka-install na pyesa sa kanya, akala mo naka-aftermarket na, sir. Ayan, no? Mugs natin, suspension natin, talagang in-upgrade grabe. In-upgrade na po. In-upgrade talaga. Brake lever natin, handle yes, grip natin, talagang pinag-igihan eh, oh. Mm. Yung panel natin, sobrang haba na ngayon, apo, sir. Malaki-laki po ito. Mm, you know? Ano to? Tablet? Apo, ito po, order na po ito eh. Yan. So, order na. Apo, yung kulay red po. So, may, available pa naman po tayong ibang kulay. Ayun, may kulay. Itong red, sold meron, na. Meron, apo, meron pa tayong blue, white, tsaka yung isa na rare color niya. Hindi ko matiyak kung anong tawag sa kulay niya. Basta rare. Apo, rare. Yun. Yun. Tsaka ito may top box na, sir, ha? Apo, kasama na po ito, free na po ito sa unit niya. Yun, hindi na kayo magpapalagay. Kasi sa motor, nagpapalagay pa. Bumibili pa ng particular na top box. Pero dito, kasama na. Tsaka ito, pinagawan po natin ito ng sarili niyang cover. Libre yun, sir? Meron na po siyang motor cover. Ayun, oh, di ba? Hindi lang pala sa mga malalaking unit yung yes, libreng cover. Pati pala sa mga two wheels, kasama meron na, sir. Na yun. O, presyo, sir, magkano? So, si BO2 po natin is 46,000 sa mga gusto mag-avail sa installment. Sa SRP price lang po tayo na 46,000. Sa gusto po mag-cashless po natin ng 7,000, 39,000. Oh, 39,000 pesos. May G-cash-cashback din ba sa mga two wheels? Sa ganito po, wala po tayong mabibigyan na cashback. Oh, pero may freebies, no? Pero may freebies po tayo ng motor cover. Meron din po itong side mirror. Po. Yun. O, di ba? Ganyan kalulupit at kagaganda yung mga available yes, na unit dito sa Kailins e-bike, no? So bukod dito, sir, meron pa ba tayo? Opo, meron po tayo dun sa loob pa kay 001. Yun, guys, kung nakita niyo yung kulay pula sa labas, ito naman po yung sample na kulay puti, yes, guys. Yes po, ito po yung puti. Puti. Andito po yung color blue. Tailin, kami tayo dyan. Tatago ka. Ito po yung color blue. Yan. Ito yung blue. Ito yung rare na kulay. Ah, ito yung pambihirang kulay, sir. Opo. Hati ba naman orange, yung kulay? Orange, green, white. Ano, cream. Oh, orange, guys. Cream, tsaka yung blue-green, no? Parang blue-green. Blue green. Ang ganda, oh. Talagang di mo nga talaga mababanggit anong kulay niyan, ano eh, no? Kulay niya? Malilito ka, eh. Ito. Ano ba to? Orange ba to? Green ba to? Sabi mo na lang, pambira. Oh, pambira. No? Ayan, ganda, oh, guys. Oh. Perfect. So, ito, sir, yung mga papakita mo sa amin dito. Apo, ito si 001, yung isa sa pinakamura natin na three wheels. Mm-hmm. Yung naka 600 watts na motor, 600 watts na controller, naka 4820 na battery. The same time, meron na siyang libreng trapal kung natapos mo yung video ni Sir Tireless. Oh, yan. Yun. Kung umabot ka sa part ng video na to, may libreng trapal, sir. Malalaman niya, sir, na mayroong libreng trapal. Eh, paano pag di nila napanood? Walang libre? Yun lang. Sana tinapos nila. Ayun, no. Tapos guys, ha? Inyo, ha? Oh, kung napanood mo to hanggang dito, mag-like ka, i-like mo tong video natin, share mo na, may libre kang trapal sa amin. Yes, no? Huwag kang tatamad-tamad at, naku, wala ka talagang trapal dito kay Sir Kelvin. Kaya mag-like ka na, share mo na to. At kung napapanood mo to, main mo na yung trapal. Apo, no? Tsaka sa halagang 27,500 mauwi na natin siya, may libreng trapal. Then sa mga gusto pong mag-avail ng installment, 33,500 lang, meron pa rin free trapal. Hmm, kita nyo yun? Installment na, may libre pa rin trapal. Installment price yun, ha, yung 33,500, ba? Yes, po. Pero yung pinaka, ano natin, sale price natin dito, sir, magkano? 27,500 lang. 27,500 lang. Meron ka ng pang tatlong tao, yes, dalawang po. Adult, isang bata, ang pwedeng makaupo sa unit na to. Yes po, tama po. Diba? Panghatid sundo, school service, pwedeng-pwede. Yes, no? Pamalengke, may basket yan sa ilalim ng kanyang passenger seat at sa unahan. Yes, diba? Po. Size 10 ang gulong, mataas ang ground clearance, kaya kung ako sa inyo, naghahanap lang din naman kayo at ayaw nyo lang din namang maarawan, no? Ayaw magulo na.
tama, yung tama. Unit na para sa inyo. Dinesign talaga para sa inyo, guys. Guys, ano masasabi nyo at nakita nyo na yung mga unit na available dito sa Kilins? Mag-comment kayo dyan sa comment section ng inyong mga saluhubin, no? Yes, para mapag-usapan natin yan, yes, no? Kung meron pa kayong gustong malaman, tawag lang kayo, nandiyan naman sa comment section. Yes, nasa description box, yung ating complete details ng Kilins E5. Sir, baka meron ka pang gustong idagdag sa mga ating naipakita rito. Sige po. Yun po, wala na po, no? So, gusto ko lang po talagang magpasalamat. Unang-una, syempre, sa Lord. Salamat sa mga buhay na, syempre, sa mga vlogger na nagpupunta rito, especially kay Sir Tireless, no? Salamat dahil hindi kayo nagsasakang bumisita at in future ang aming shop, kahit ganito lang yung shop natin. So, pero salamat po sa mga effort nyo. Then, lagi po kayo mag-iingat sa daan, lagi po kayong pagpalain ng Panginoon. Yun lang po. Salamat po sa lahat ng suki natin. Oh, yun. So, syempre, hindi rin tayo makakalimot magpasalamat sa buong team at sa lahat ng bumubuo ng Kilins E-Bike, especially sa nakasama natin, sa napakagwapong owner, si Sir Kelvin. Sir, maraming salamat. Salamat din. Sa walang sawang pag-imbita sa amin na maibahagi sa ating mga manonood, maipaalam sa kanila kung ano yung mga dapat nilang malaman sa mga available niyong mga e-bike dito. So maraming salamat, sir. More power and God bless po. God bless. Pasyal na lang kayo rito. Kilins E-Bike. Alright.